ng sa kalooban mo, Diyos. Hindi yung Panginoon, ibigay mo sa akin to. Magkaiba yon. Magkaiba yon. Ang prayer ng child is, Lord, give me, give me, give me. Pag na-mature ka na, in your will. May makikita ka mga tao, Lord willing. Sabi ko sana si Digong Kristiyano. Sabi niya, kung manalo si Inday, makaluwis ang Ginoo. May makashare sana ng gospel sa kanya. Kasi totoo sinabi niya eh. Kung manalo si Inday, in God's mercy, ibig sabihin, alam niya na it is only in God's mercy. May knowledge. Nandun siya sa tagong yata sinabi yun eh. Sabi ko, yung ibang tao, alam niya sabihin nyo, and yet kailangan din nila ng personal relationship sa Panginoon. Sana sabi ko, meron makasya ng gospel sa presidente. Hinira niya man ipakyo testimony niya. No? Hinira niya. Winala niya yung chance niya na makasya ng gospel. And then, Matthew 7:7, memorize mo nun yun. Ask and it shall be given. Knock and it shall be opened. Seek and it shall find. We are to be diligent and persistent in prayer. Diligent. Alam niyo yung sabi ng diligent? Alam niyo yung sabi ng diligent? Ano pa? Persistent, masigasig. Yung diligent palagi. Hindi ka tumitigil. Diligent ka. Hindi ka na inutusan. Prayer ko siguro, diligent ako mag-pray kay Jan. Pray ko si Jan diligently. Kasi, yung kay Jan, hindi ihawak ng tao. Ihawak ako ng tao. It is only by God's, ano talaga, power. Diligently, ni namin sa Panginoon, in His will, kunin niya talaga yung, ano ni Jan. Ang prayer ko kasi, Panginoon, meron siyang dalawang anak na dapat niyang palakihin in your name, in your word. Lalo na si C. Nakikinig na yan si C. Ano pa sabi niya sa akin ng isang araw? Pinap na presidente ang mabuto. May sinabi siya na kalimutan ko. Bigla pumapasok sa kanya yan eh. Kasi magsasalita siya, magtatanong siya. Kaya ang bata, kahit bata yan, magsabi ka talaga ng totoo kasi nakatilim na yan sa ulo niya. Kaya pagka nagturo ka sa kanya, yun tama, hindi yung mali. Kasi sabi ko, pag siyang lulukohin, kasi tatandaan niya yan. Okay. Mahaba pa to, pero I will just summarize the last one. There are situations we do not know God's will specifically. Itong election na to, hindi natin to alam kalooban ng Panginoon. Kailan natin to malalaman? Baka bukas. Hindi natin talaga alam ang kalooban ng Diyos. Do we see things? But we pray specifically na ang kalooban niya matupad. And then, ang prayer, okay. Nag-pray ako na sana Panginoon sa aming congregation may kunin ka uli, may tawagin ka sa gawain mo. Mag-minister. Okay? Ngayon, ang nakatapad noon, si Vivian, mag-asawa ng pastor, at nagpatuloy. Kasi pwede ka mag-Bible school na hindi ka nagpatuloy sa gawain. Pwede kang nag-asawa ng pastor na wala kang ginagawa. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa nyo ngayon? Ngayon, nagbo-volunteer kami. Piroy, ate, Piroy. Si Piroy. Ano daw? Bernadette. Ano tawag? Bakit daw? Sagutin mo na sagutin kami mo na. Nag-meditate, ano? Hello. Ay, nag-ano si ate. Baba ka, baba. Baba. Baka yung visa ni ano, meditation. Process lang. Ayaw sa kapatid. Papunta. Maka ano yung natin? Oo, kasi yung kasama sa bahay. Bale, hipag ni Dudet. Di ba pastor yun yung asawa niya? Uy na yun. Makatulis ha? Iba naman yun. Iba yun. Oh. Yun nandito. Oh, siguro yun. Ate, may mensahe daw siya sa'yo, mamaya na daw. Kasi yung si ano, yung Peroy na umuwi, asawa ng pastor yun. May. Kaya siya umuwi kasi, siyempre, 2 years lang siya paano yung asawa niya, pastor yung sinawain. Yung naiwan dito, hindi Kristiyano, yung pag-ibet. Kapatid ni Bibet yung may. Okay, kaya yan din yung pre-pray ko. Nako, ang pray ko sana, Lord, mahama itong si Mary Ann, mayaya ko naman kahit paano. Iba naman to kay Emily naman to. Kamag-anak. Okay, ano ba sinasabi ko? Kalimutan ko na. Sana tayo. Dito, sa country pa. We do not know what will happen. Diba, nandun ako?
For there are situations which we do not know God's will specifically, katulad itong election. Pero prayer is a means of discerning His will. Although may nakikita tayo, yet we are still waiting. No? So, prayer is discerning His will. Prayer is instrumental in sending Paul and Barnabas, kasi noon, talagang visible pang Holy Spirit, eh, no? Ang tawag dyan, the Macedonian call. Come. Call. Punta kayo sa amin, yung first missionary journey nila, nag-call sila sa Macedonian call. Yung tinatawag na the Holy Spirit mismo. Ngayon ako, tanungin nyo ako, paano ko nasigurado na ako tinawag ng Panginoon? Bata pa ako, siguro naramdaman ko na tinatawag ako ng Panginoon nung second year high school ako, nung nakinig ako ng message about mission. About mission yun. Yung tinatawag na meron kang passion sa kaluluwa. Nung nagsasalita si Pastor Piotika, umiyak ako. Second year high school lang ako, 13 years old, bagaybe ko. Tapos, dapat nagsasalita siya, alam niyo imagination ko? Sabi niya kasi, bawat segundo, may tatlong kaluluwang nalalaglag sa impyerno. No, hindi kilala si Kristo. Alam niyo, nakikita ko, nung nagsasalita siya, yung tatlong kaluluwa na apoy, at saka mga kaluluwang naglalaglag sa susunod. Yun talaga yung nakita ko, kasi tinatawag na pala ako ng Panginoon. Sinagbigay sa akin ng ganong vision. It is God. Kasi pwede mo, lang naririnig nyo kaya yan palagi. Pero wala lang. Pero ako tinawag niya, ang pinakita niya sa akin habang nagsasalita si Pastor Pritika, hindi ko makalimutan yun, ang pierno at mga tatlong kaluluwa, grupo ng tagtatlo, kasi every second, tatlo. Ano talagang umiyak ako. Doon ako unang nagsurrender sa Panginoon. Pero nag-backslide pa ako. And then, fourth year high school ako, si Pastor Saure naman. Ano nang gagawin mo? Kasi magka-college ka lang. Na-endorse pa ako sa CPU noon. May work na ako, work ng students. CPU, agricultural, kasi ang gusto ni tatay ko, kay may lupa kami. Nung may lupa kami. Sabi ni Abramte, yung party daw natin, 3,333 square meter. Ba? Puro 333 ba? No, sino gusto maestro sa Gimaras? Oh, wala agad sa amin gusto may maestro. Sabi ni Ed, ako na lang, ako mo na lang ni Mira doon. Walang gusto sa Gimaras. Kasi gusto niyang ayusin namin yung... tatay ko gusto niya yung agriculture. Copras, noon, kape, tsaa, kakao, lansones, yun ang ano ng lupa noon, mangga. Pero hindi yun ang ano ng Panginoon sa akin. One week na lang, papasok na ako sa CPO. Nakiusap talaga ako sa nanay ko. Si Miss Gigatara, na anong Bibing Gaitano. One year lang nang. Oh, siya, nakipag-usap sa nanay ko. Eh, tatapos na yung one year. Mag-enroll, kailangan magsabi na kami kung babalik kami. Talagang umuwi ako noon. Ayaw ng nanay ko. Tapos, si Sir Latorilla, speaker namin sa Lord's Supper. Kasi every Lord's Supper, nag-invite kami ng faculty. Nag-invite kami. Ang preaching ni Sir, ganito. May tinawag. Pero sa totoo, true story to. May isang tinawag na anak ng mayaman na missionary. Tapos sabi niya, nag-attend siya ng camp sa Word of Life yun. Tapos nung umuwi siya, sinabi niya, I will be the ministry. Alam mo sabi nung tatay, mas mabuti pang makita kita ang patay kaysa makita kita sa ganyan. Pero Kristiyano sila, mayaman siya. Kasi gusto niya, ano yun ang business? Alam niyo, nag-outing sila, yung anak niya. Kasi sinabi niya, gusto kita makita ang patay. Ang nanay ko, miyak. Pagkatapos ng preaching ni Stella Tull niya, sabi kakain, Pastor, sabi niya, ayaw ko mamatay yung anak ko. Ayaw niya kasi, ayaw niya maghirap kasi nga daw, puro problema. Ayaw kong mangyari sa atin. Sinuko niya ako sa Panginoon. Kaya mula nung sinabi niya, hindi ko na siya pag-aari. Niya, kung makauwi ako, salamat sa Diyos, kasi hindi ko na siya pag-aari sa Panginoon na siya. Ganun yun. When God calls, hindi niya yan, alam na alam kong tinawag ako noon. But then, God will not stop until I will be sent away. No, yan ang tinatawag na even Solomon asked for wisdom and knowledge. Anong hiningi ni Solomon nung tinawag siya maging hari? Hindi naman siya humingi ng yaman. Anong hiningi niya? Wisdom. Pero ang bigay ng Panginoon, wealth. Kasi nung una, naging masinurin siya. Nung huli lang naman nasira ang buhay ni Solomon. Okay? Marami pa tayong dapat na topic, pero hindi ko na siya tatalakayin. Matalakay ko na siguro. There are prayers that are left unanswered because they were not asked for. Ulitin ko.
may mga dalangin tayo na hindi nasagot. Okay, may need tayo na hindi nasagot kasi hindi natin hiningi. Oh, sabi nung may nagsabi kasi sa lesson namin to. But God is sovereign. Alam niya pangailangan kahit din ako magnalangin. Alam ko ibibigay niya. Oops. Hindi mo naman hiningi. Meron yung Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and you shall be open. Parang kayo mga nanay, alam niyo yung anak niyo may kailangan, di ba? Pero specifically, you need to know anong kailangan nila. Di ba? Alam niyo kailangan ng damit, ng bayo, pagkain, o graduation. Pero hindi niyo alam kung kailan yung timing na dapat kailangan. Of course, alam ng Panginoon kung kailan. But then, we need to be humble to ask them. Kasi pag hindi mo inask, mayabang ka din. Para kang, para bang isa na, alam naman ng Diyos, ibigay niya sa akin kasi Diyos naman. Una, meron akong ganyang utak nung tabi ko sa inyo. Nagkaroon ako ng ganyang, alam naman ng Panginoon, ibigay niya sa akin, alam niya, hindi. Oh, kasi nasanay tayo, binibigyan ng Panginoon natin, but then we are teaching them. No? Meron akong isang kaibigan. Nag-sasong leader sila sa church. Pero bumabalik siya sa kasalanan. Backslide siya. Mag-i-end ako sa story na to. Nung kinausap ko siya, after many years, student ko yung dalawa niya anak yun. Sabi ko, ba't di ka bumalik sa Panginoon? Ang ganda ng boses mo. Ang galing mo mag-preach noon. Nung, ano, natulang siya mag-preach. Ang galing mo mag-song leader, magagamit ka ng Panginoon. Alam mo, sagot niya sa akin, Lord, nasa dami na ng kasalanan ko at lagi na ako na humingi ng tawad sa Diyos. Inaabuso ko ng Diyos. Inaabuso ko na ang Diyos. So, hindi na ako uhingi ng tawad, total, bumabalik din naman ako sa kasalanan ko. Ano ang maisip niyo? Narinig niyo yan? Oo. Pride. Ano siya? Pride. Very proud. Pride yun, sabi ko, alam mo, lahat ng kasalanan natin, sinabi ng Panginoon, humingi lang tayo ng tawad, He is just and faithful to forgive us. Hindi na kasi, Lord, inat din eh. Yeah, gabi no? Nakausap ko sa Amerika, 2000. Kinausap ko siya. Ba't di ka bumalik sa time? Hindi na, kasi ulit-ulit din lang naman. Gagawin ko rin. Ay, makanti ka rin. Hindi nga siguro. So, yun na. Nakakita ako ng ganong katwiran. Lagi ito, ginagawa ko man ulit. Huwag na kong tawas. Payong naman, payong. Ito nga yung first January 9. Oo, sinabi ko na yun. Na-presenting sa Pilipinas. It means hindi siya talaga naligtas. Kaya tayo, non-stop tayo mag-share ng gospel, non-stop na mag-encourage. Kasi, at the end of the day, sagutin nila sa Diyos yun. Kaya inalis ko na yung stress, yung mag-worry ba sa buhay nila. Pag-pray ko sila, pero hindi na ako mag-i-stress na, itry ko talaga sila magbalik sa Panginoon kasi hindi ko naman power yun eh. Hindi ko na power yun. Choice na nila siguro yan. Oo. Ha? Choice na nila yun. Sa kanila na yun, church na. Hindi na ako mag-worry kasi nga, para bang missionary ka, katungkulan mo yan, kinausap mo ba, kung sa kaisip-isip ko, dami-daming beses mo lang, ano bang kailangan? Oh, kaya nga, kailan you should work? The harvest is plenteous. Kasi yung puso nila. Kaya kailan? Pag sige tayo, kasi hindi naman natin makikita yung iba, ang Panginoon na, at siya ang may ano nun. Kasi kung nagawa na natin ang room natin, doon na yun. Mananalangin na lang tayo, pero hindi na ako mag-effort. Kasi yung effort ko, nagiging stagnant doon lang. May marami pa ako doon sa dapat kasi kasugin. Okay? So ngayon, dako tayo sa prayer time natin. Dami kong prayer dito. Para mag-prayer natin, ilan ba tayo? 1, 2, 3.